good evening po. Maraming salamat po sa mga nag-shares ng video ko regarding about Miss Ika tsaka kay Sir Leo. Actually, pagising ko po, sobrang dami, as in dami nang nag-message sa akin. Hindi ko ini-expect na ganyan karami, na sa almost 200 message. And then yung iba po sa kanila, mga nag-send pa ng mga scandal ni Mistika sa akin. Yung kung ano-anong ginagawa ni Mistika dun sa videos. Well, gusto ko lang po malaman yung lahat na yung video ko pong na yun is wala po akong plano na sirain ng sobra si Mistika. Ang akin lang naman po, gusto kong may parating sa kanya is yung tigilan niya na yung presidente. Hindi po para sirain siya sa mga part na, sa mga time na kung ano man mga ginagawa niya before. Even though yung mga scandals na yan, hindi ko po yan para i-post kasi po babae din po ako. At alam ko kung ano magiging pakiramdam kapag ka, nasira ng dahil sa mga ganyang bagay. Gusto ko lang pong iparating sa kanya na tigilan niya na yung kakabati ko sa pangulo natin. At tigilan niya na yung kakakampi sa mga dilawan. Kasi unang-una, sasabihin ko sa iyo, Mistika, lalo mo lang pinahihirapan ng Pilipinas kapag nagkataon na si Lenny ang tatay yung presidente ng Pilipinas natin. Imaginin mo na lang, yung mga nakaraang mga pamamalakad na nangyari sa Pilipinas, may maganda bang nangyari? Ha? Huwag nyo laging batikusin ang presidente natin, kasi kung makikita nyo, mas masarap ang may presidenteng ganyang katapang kesa na mga sa mga presidenteng ewan ko. Hindi ko masabing bayarin sila or bayaran. Pero ito lang ang masasabi ko sa iyo, Mistika. Tantanan mo ang Pangulo. Imbis na yan ibinabatikos mo siya, tulungan mo kung may maitutulong ka. Kung wala naman, manahimik ka, yun lang. Kasi alam mo, hindi mo alam kung ano kinakalaban mo. Hindi mo alam kung sino kinakalaban mo. Tayong lahat alam natin kung sino si President Duterte. Presidente, diba? Kumbaga pumapangalawa sa Panginoon. Alam mo yan. Dahil lahat tayo awak niya sa iisang bansa. Imagine mo na lang kung ano yung dinadanas ngayon ng presidente. Kung nakakatulog pa ba siya sa dami ng problemang dinadanas niya. Ngayong 2020 pa lang, imagine mo naman yung pagputok na lang ng tahal. Bakit sa tingin niyo ba? Ha? Saan nakakakuha kaya ng pera ang presidente? Baka nga pati sarili niyang pera nauubos na, kasi hindi na rin niya alam kung saan kukuha ng pera. Hindi niyo alam kung anong pinagdadaanan ng pangulo, ng mga senator at ng mga public officials. Hindi niyo alam. Kaya sana nakikiusap po ako sa lahat ng bumabatikos, as in sa lahat. Wala tayong magagawa sa panahon ngayon kung hindi magdasal, manahimik sa bahay, magdasal, para hindi na po kumalat yan COVID na yan. Diyos ko, makikita mo ang mga tao nagrarally. Anong pakiramdam, ano bang maitutulong ng pagrarally nyo? Diyos ko naman, kung iisipin nyo sa isang banda, kung ano ay kagaganda nung manahimik tayo sa bahay. Kasi yung COVID-19, walang sinisino, kay mayaman, kay mahirap. Kahit ikaw pa pinakamaganda, pinakamakinis, pinakasexy, pinakapangit, pinakamataba, wala kang magagawa pag tinamaan ganyan. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo lahat, imbis na batikusin natin yung mga ginagawa ng nasa gobyerno, suportahan na lang po natin sila. Kung inihiling ng Pangulo natin na stay at home, self-quarantine, discipline yourself. Yun lang naman ang gusto ng Pangulo natin. Kaya wag na po natin hadlangan. Maawa po kayo. Wala tayo sa katayuan ng Pangulo. Kung siya, Diyos ko, alos hindi na po siya natutulog for sure. Kakaisip lang kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Lahat naman tayo pinakikinggan niya eh. Kung ano ang ating mga hinahing. Pero sa pagkakataong nito, siya naman ang pakinggan natin. Please. Kasi hindi natin alam. Pag tayo nawala ng Pangulo, baka lalong mas mahirap. Sana magdasal-dasal na lang tayo lahat. Magdasal lang magdasal. Ikaw, Mistika, itahimik mo na yung bunganga mo. Okay? Itahimik mo at ikaw, tumahimik ka na rin kaya. Sumunod ka na. Okay?